Kumusta guys? Ito na, naalis na yung forma ng flooring. Ayan, inayos ko yung mga kahoy para gagamitin sa susunod. Ayan, mahigit 300 na kahoy yung nagamit dito. Ayan, inayos ko yung kahoy para hindi makalat. Alisin ko yung mga lansa. Ito yung mga lansa na nagamit. Magagamit pa yan sa susunod. Ayan. Tapos na yung flooring, naalis na yung mga forma, linis na lang ang kulang at yung finishing nya. Yan, medyo lumawak sya, kunting linis lang to. Yan, 3 meters yung lapad nya at yung haba niya 9 meters. Ito yung mga kahoy na magagamit pa. Ito yung bago na kabibili. Tapos yung iba, yung dating nagamit namin sa kuan noon. Yan, lilinis para maganda. Daming kahoy na nagamit, mahigit 300. Okay yan guys, susunod ulit. Kung sakaling matutuloy itong extension nya, baka ito muna yung unahin bago sa taas para kukulungin. Yan. Medyo tumagal yung pag-alis pala ng purma kasi makapal yung buhos niya, 6 inches. Mahirap kong alisin agad, baka hindi pa natuyo. Masigurado, naghintay ako ng 2 weeks bago inalis. 2 weeks yung curing niya, buhos sa flooring. Ano yung kapal niya sa taas. Yan, 6 inches yan dun kapal. Yan, ito yung resulta niya. Medyo natagalan dahil sa bato. Yan, baka dun yung extension. Yan, sa hanggang sa may bakal dun na nakaabang. Baka yung extension yan, baka may 2.5 meters yung lapad niya. Tapos yung haba yan, naka doon hanggang sa puste doon. Yung tatlong puste, yung pangatlo na medyo malawak-lawak rin kapag mag-extendan. Yan yung sa taas na hindi pa naayos. Hinihintay kung ano ang unahin, kung yung extension sa baba o sa taas. Yan, kunting isipon mo na, study. Yan, yung extension nya sa
bubong kap ng pan. So may bakal na yan. Ito, tapos na dito sa taas yung flooring na. Kapal ng bus flooring. Kaya medyo natagal yung pagkalis ng forma. Pinatuyo ng gusto para sigurado. Yan. Yan yung kinalabasan. Walong puste yan. Yan yung steel leak na. Ito yung 1 meter na overhang. 1 meter yan. Ayan yung steel deck. Yun. Hindi na kailangan mag-alis ng plywood kasi yung steel deck yung nagamit. Kaya isang araw ko lang ito naalis yung forma niya ng mga kahoy. Ooh, hi Ria, shout out. Ayan. Ito. Dinis ko lang yung mga kahoy. Ayan, ito yung magiging CR. Ayan yung steel leg. Ayan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo na puste. Ayan si Ria. Hi Ria, how are you? Kumain ka na? Ayan yung overhang niya, extension kung sakali. Ayan yung mga bakal na nakalabas-labas na yan. Ito, sa baba. Ayan. Kapag mag-extension dyan, at least yung bakal medyo tipid. Kasi naka-overhang na yung iba. Nakaabang na. Baka kunting bakal lang ang magagamit. Kasi yung kahoy, meron na din. Pati yung forma niya, yung plywood, meron na. Kaya hindi na kailangan bumili. Ang gagastusin lang, mga libo ulit. Medyo, yun na naman ang magpapa gasto. Semento, graba, buhangin. Kasi yung bakal, medyo ito yung mga yan, at least meron nang nakaabang. Kunti lang ang magagamit, yung 16 siguro ang medyo magastos. Okay guys, susunod ulit na video, papakita ko kung paano ang susunod na plano dito. Bye bye.